Abay, mukhang hindi pa nga tapos si Rob Pelinka, mga idol, sa pagpapalakas niya sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga natin yan pag-usapan at ipaliwanag, ay pag-usapan muna natin ang mga Players of the Week sa East and West. LeBron James at si Jrue Holiday. Si LeBron niled ang Lakers sa 3-1 record last week. Nag-average ng 35 points, 9 rebounds and 7 assists. Si Jrue Holiday habang wala si Giannis, nag-average ng 33.3, 4.7 rebounds and 9.3 assists habang may 2-1 record nga sila. Yan nga mga idol ang ating Players of the Week this week. At pag-usapan nga rin natin itong si Dunk It Jonathan. Ay, si Jonathan Isaac pala mga idol, na nagbalik na after 904 days. Since 2020 pa mga idol, naglaro ito ngang forward ng Orlando Magic. Napakatagal na mga idol, mala Klay Thompson yung tagal ng kanyang pagkawala sa NBA dahil nga sa mga sunod-sunod niyang injuries. Pero ngayon ay good news nga dahil finally, ito na, official return kanina ni Isaac. Naglaro nga siya mga idol ng 10 minutes at napakaganda ng kanyang performance. 10 points, 3 rebounds and 2 steals. 4 out of 7 sa field, 2 out of 3 sa mga 3-pointers. So kahit 3 years niyang nawala itong si Isaac, parang he did not miss a bit. Dahil niramdam na ramdam agad ang kanyang offense mga idol, pati na rin ang kanyang defense. Kaya naman for sure, malaking tulong ito ngayon sa Orlando Magic. At sana nga ay makita na nating healthy itong ang si Jonathan Isaac. At pag-usapan din muna natin mga idol itong si Kyle Kuzma at ang Washington Wizards, dahil sinabi nga nila ngayon na hindi nila ite-trade itong si Kuzma matapos ng kanilang trade kay Hachimura. So mukhang ang maraming interested, maraming nag-acquire, maraming nagtatanong dito nga kay Kuzma at sa possible trade niya mga idol. Pero sabi ng Wizards, no, tapos na ang aming trades. Si Kyle Kuzma ang gusto namin dito sa aming team. Ikikip namin siya, kaya no trades, not manahimik na ang ibang mga NBA team. So mukha nga rin sa pag-trade nila kay Hachimura ay all in na sila dito kay Kuz, na humihingi nga ng 20 million annually, 20 million per year na salary sa kanyang next contract. At ngayon nga pag-usapan na natin ang balita patungkol sa team ng Los Angeles Lakers na hindi pa nga tapos si Rob Pelinka sa pag-i-improve niya dito nga sa Lakers team. Balita nga ng SpursTalk.com mga idol na ang Raptors at Spurs ay nag-discuss nga daw ng 3-team trade. Tapos later, balita naman dito na buhay pa nga daw ang Westbrook trade to Spurs. So yung third team na tinutukoy nga sa unang balita, unang report ay ang team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman etong Toronto Raptors, Spurs at ang Lakers nag-usap nga daw sa isang possible trade involving Gary Trent Jr., Jakob Poeltl, Russell Westbrook, Josh Richardson at Doug McDermott. Alam naman natin kung sino ang target ng Lakers dyan. Walang iba kung hindi si Gary Trent Jr. na isang legit 3-point shooter na ngayon ay kailangan pa rin ng Lakers. So let's see nga mga idol sa mga susunod pang pag-uusap negotiations na itong 3 teams kung may magbubunga ba dito, kung may trade nga na magaganap. Pero hindi pa tayo dyan natatapos mga idol, dahil meron pang isang move itong si Rob Pelinka. Dahil patuloy pang araw interesado itong team ng Los Angeles Lakers dito nga kay Bojan Bogdanovic na nagdatala ng kanyang career high numbers this season. Well, si Rob Pelinka ay finally willing nang i-trade ang isa sa mga first round pick ng Lakers. Pero protected first round pick ito mga idol. Ibig sabihin lang yan, may leverage pa rin ng Lakers kapag nag-trade nga sila ng first round pick na protected. Hindi yung unprotected first round pick na nais ng Detroit Pistons. For example nga mga idol, para malinawan kayo, kung tinrade ng Lakers ang 2027 first round pick nila na top 7 protected, at kung sa 2027 NBA draft nga mga idol, kung makakuha ang Lakers ng top 1 to top 7 kahit saan doon, ay mareretain nila itong kanilang first round pick na ito. Pero pag bumaba nga yung pick na yon to top 8 pababa, ay mapupunta na yung pick na yon dito sa Detroit Pistons. Kaya naman gusto nga ng Lakers na protected pick para nga hindi completely mawala yung kanilang first round pick na yon. Kaso ang gusto nga netong Pistons ay unprotected. Walang protection, ibig sabihin 100% mapupunta na sa kanila yung first round pick na yon. Pero sabi pa nga rin ni Joban Buha mga idol na baka magbago pa nga rin daw ang isip ng Lakers at eventually i-give up na ang kanilang first round pick na unprotected. Let's see nga daw sa trade deadline. So yan nga ngayon mga idol ang mga nasa radar pa ng Lakers.
Etong sila Gary Trent Jr. at Bojan Bogdanovic. In short, mga 3-point shooters.